Okay, how does one respond to a government that persecutes institutions of citizenship that ask for truth and transparency from its leaders? Well, there's no way, there's no other way to respond but fight the truth. Yun lang talaga, truth and your weapon, and that's a very powerful weapon. So, tama yung sabi ni Dr. Jose, since matutumix na, no? Since mabas yung matrix, at ako hilong-hilong na. Hindi ko alam, sa sakakapalitan ni Panelo, hindi ko na alam kung ano na yung latest version, di ba? Kasi, the other day, yung latest version na, sabi ko sa rami sa office kasi, nagawa tayo ng fact-check na flip-flop, tingnan natin kung ilang balitat na si Panelo. Kasi yung last na last na narinig ko sa radio sa kanya, balik na naman kay Duterte yung source ng video. Yeah. After sinabi niya na it came from somebody through a text with an unregistered number, balik na naman siya na kay Duterte talaga. So hindi ko na alam kung ang talaga ko. Ang importante is, wala silang proof after nila nilabas yung matrix. Pero naman talaga siguro pag wala ko, kung wala talaga, kung hindi talaga totoo eh, di ba? Kaya nagkakamali-mali ka kung anong version ng sabihin mo. It's a good thing that Bicol came out yesterday. I hope, siya yung totoong Bicol. Mukhang totoo, di ba? And I'm happy that Bicol said that she didn't have any contact or he didn't know any of the journalists and groups named in the matrix. So, hindi naman totoo naman, talaga wala naman talaga kami contact. Talaga alam ko saan nangyari. Paano nangyari. So, ang ano kasi is, parang na-prove naman talaga na sinungaling sila, di ba? Wala naman tanuda doon. Ang problema lang is, since na-booking na sila, can we relax? Kapayaan na lang natin, parang gano'n. Sa amin kasi, parang hindi kami nakaka-relax kasi yung matrix is shows how far they can go to concoct lies just to harass you. Kasi, tsaka yung imagination nila, hindi ko alam kung hanggang po ayaw mong limit ng imagination nila kasi wala na eh. That it's not based anymore on reason, di ba? Wala eh. Basta na lang mag-isip sila. So, hindi ko alam kung hanggang saan yun, kung ano yung next. So, ang ano kasi doon is that, sinasabi na ng iba na, kasi, to those who have been, sabi ni Saguisag, to those who experience fighting the Marcos years ago. Kasi ako kasi sa malaya na kasi ako nung mid-80s, early 80s pala. So, this is not really me. Pero, hindi ko alam eh kung alin ang mas mahirap kalabanin, yung patalino na rin talo. Si Marcos kasi, kahit pa paano, alam mo matalino eh. Itong kaharap natin, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ginagamit yung utak. Kasi yung, di ba, ito may line ng reason kasi yung kay Marcos, eh, ito. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Kasi yung sabi ko nga kay Rene, parang, kasi nag-tay kami ngayon sa Verifies. Siyempre may mga precautions kami inaaral, di ba? Yung inaaral na yun, that we take. Ang isa na doon, lahat ha, listahan ng lawyers, dapat randaan yung listahan ng lawyers nyo dahil pagka inaresto ka, madaling matawagan. Alam mo, gawain namin yan, ang number one namin na ano, nung time ni Mati, ano, yung pangalan ni Rene Saguisag, ang putang doon yan, kasama yan, si Rene Saguisag, si Joker Arroyo, kasama pa si Jojo Binay. Kasama pa si Jojo Binay, di ba? Noong time ni Marcos, yung mga lawyers na tinatawagan, yun ang pilihan kasi lawyers na malaya at saka yung forum. So, ngayon, may bago na naman kami set ng lawyers dahil kailangan ready yun. Dahil this, ba, ano malay mo, bigla kami
siya. Parang ano, parang balik tayo sa dati, gano'n. So, ang ano kasi namin is, alam namin, hindi sila hihinto eh, dito. Kaya, ang ano kasi, ano pang objective nila? Hindi maintindihan. Ang feeling, ano ko talaga is, they will not stop until they destroy democracy. Ang talaga nila is, patayin nila yung demokrasya. So anybody who helps in strengthening democracy, which we feel is what we're doing, is that, ano nila yan, sinakirain nila. Kasi ang media is one of the pillars of democracy. Because there's no democracy. Media can only thrive in a democracy. There can be no democracy if there is no freedom, there is no freedom of the press. So kailangan nila patayin nila yung, kailangan nila patayin yung media na yung halayang pamamahaya. So, towards what? Diba? Bakit kailangan nila patayin yung demokrasya? So, ang ano talaga yung paniniwala namin, gusto nila makontrol yung bansa, yung dictator, magkaroon sila ng dictatorship. Kaya lang, mukhang hindi sila masyado matalino. Hindi ko alam kung parang hindi sila matalino eh. Hindi ko alam. I don't know kung I'm underestimating them. No? Pero nakatakot din. If you are up against somebody who's great, yung hindi rational, gano'n ang pag-iisip, mas nakatakot yun. Thank you, Anne. So we'll continue on with the next speaker, si